Tambayan. So after namin pumunta sa Costco, gutom na po kami. So we're walking, we're going to Tambayan Filipino restaurant here in Melbourne. So as far as I, yung nare-remember ko po, dati siya Kabayan restaurant, I think, yeah, that one po. So bago na siya ngayon guys, the name is Tambayan. Put some vinegar. Thanks for puro ulam lang. Beefsteak. Thank you. Waiting for the barbecue. Easy. Beef steak. Kari kari. You like it? Again. Thank you.
So yun guys, dito na kami ngayon sa Bendigo. Actually nasa K-flat na kami, Kangaroo Flat. So pauwi na kami ng Eagle Hook. So around maybe 15 minutes na sa bahay na kami. So yun yung aming Saturday ni Bonjing. Maaga, hindi naman maaga, before lunch nagpunta kami ng Costco. And then after namin nag Costco, nagutom, we need to break our fast. So we went to Tambayan. So for Filipinos here in Melbourne, check Tambayan. Ang sarap po ng sisig nila. I love the sisig. And then what do you like, Ani? The kare kare is nice, the beef steak. And the barbecue kebab. The barbecue kebab, yes. Meron din po kaming baon nandun sa likod. Kung makikita nyo, ayun. Nag-take away po kami ng chicharon. Pork crispy chicharon. So, I think, magkano yun? $6? $7? Isang container. $6 isang container, bagong luto, hindi na po masama. I'm advertising Tambayan. So, kung gagawin po kayo ng Melbourne o taga Melbourne kayo, daan po kayo ng Tambayan. Very accommodating sila. Si ate, nakita ko doon. Sila po yung mga kakilala namin dati na nagmamanage po ng Kabayan restaurant dito po sa amin, dito sa suburb namin sa Eagle Hook. Nakita namin sila doon. Hindi ko lang talaga sila na-picturean kasi ate, kuya, sorry talaga, we need to go kasi nakita ko din super busy na kayo. You have the karaoke night. Tonight, they have the karaoke, 7 o'clock. So, nandun kami around 6, tapos na kaming kumain. So, may 1 hour pa para kami maghintay. So, sabi ko kay kuya, next time na lang. Oo, sabi niya, pinapakanta kami. Para naman kami mga singer. Hindi naman kami singer. Si Bojig parang, ano, kakanta ba ako? Parang ganon. Kaya sabi ko, next time na lang. Kasi uwi na kami. Ayun, hindi ko na-picturean sila ate. But anyway, next time, babalik naman kami doon. Definitely babalik at dadaan pa rin naman kami sa Tambayan. Yun lang, nakakaano lang na hindi namin na-witness yung kanilang karaoke tonight. I think they have the Valentine's Day as well, or 15 ba yun? Meron po silang live band. Nakita ko sa live nila. That was before, hindi kami nakapunta kasi nga busy din sa work. For everyone na yung mga Pilipino or kung sino man gusto kumain ng Filipino food, si Bonji nga gusto eh. Gusto naman yung Filipino food. Punta lang kayo ng Tambayan. Alright. So, yes, hindi lang kami kumain ng kanin guys kasi alam niyo naman, naka-low carb kami. And yeah, nag-Coke Zero kami. Naka-share ko naman sa page. So, andito na kami ngayon. Malapit na kami sa bahay. So, thank you all for watching. I hopefully na-enjoy nyo tong video namin na to. Ito yung parang bonding namin kasi alam mo naman, Saturday lang yung weekend lang talaga yung aming parang nagka-catch up kami. Kasi siyempre, Monday to Friday, busy kami sa work. Minsan gabi na talaga ako umuwi kasi grabe ako mag-overtime. Kailangan. Kaya yan po, siya din daw, busy siya. So, thank you all. And sa mga hindi pa po subscriber ng channel namin, please subscribe. Don't forget to like and share as well. And click niyo po yung bell button para po ma-notify kayo kung may mga bago kaming videos na i-upload ni Bonjing. Minsan baka boring na din, di ko alam kung worth it ba, but we're gonna share as much as yung kung kaya kong mag-share kasi alam niyo naman po, busy din sa work, panay trabaho lang, work is life. So, ayan po, thank you talaga, thank you ng marami. At saka sa Facebook po, sa lahat po nagsusubscribe, sa lahat na nagpo-follow, nagsishare, nagla-like. Thank you po sa lahat kasi hindi ko naman, gusto ko lang talaga siyang i-share. So ngayon I think parang nasa 600 na yung follower. So hindi pa siya ganun kalaki but very thankful ako kasi hindi ko talaga in-expect na maraming magla-like, marami pong nag-share, marami pong nagme-message. Sorry po talaga dun sa mga nagme-message sa akin regarding po sa meal plan. Hindi po naman ako doktor, hindi ako dietitian. But pag yung iba na replyan ko po, hindi ko po talaga alam kung paano yung diet plan ninyo. Kasi I'm just sharing po kung ano yung nag-work po sa akin at saka kay Brad, kay Bonjing. Kasi
May picos po ako and then nag-work po siya. So, kakaumpisa ko lang naman. 3 months na po akong regular without taking any meds. So, ni-stop ko na po yung meds ko matagal na. And then I lose weight. So, nandito na po akong around sa... From 7 to 8 po ako. Ngayon, I'm 64. Nasa 64 na po ako. So, hopefully, ma-reach ko po yung goal ko. My goal is 55. Kung kaya ko maging 50, I will try my best to go 50. Kasi i-maintain ko na lang po yun. Tapos dun sa mga nireplyan ko po about dun sa kung diabetic po kayo, hindi ko po alam kung ang tawag niyan kung ano po yung perfect talaga na meal plan for you guys. So, I think pinaka mas maganda po talaga is consult niyo po yung doctor ninyo muna kung makaka-apekto ba sa meds na iniinim ninyo or yung may, you know, yung mga maintenance ninyo na meds. So, better to talk to your physician first. And then, cut-cut na lang po tayo ng ating sugar at saka carbs para po hindi po tayo lalong tumaas po yung ating sugar level. And, yun po. Thank you very much po. And sana nakatulong po ako sa mga nireplyan ko at sa mga hindi ko pa po nare-replyan sa Facebook page. Pag nagka-time po ako, I will reply naman po sa mga inquiry ninyo. And sana po yung mga pinopost ko, hindi naman po ganun ka. Everyday man ako mag-post. But sana po, nakakatulong po talaga. Thank you very much po sa mga nag-subscribe, nag-follow, at sa mga mag-subscribe pa lang. Thank you po. And thank you. And maraming salamat. Maraming salamat po. And we'll see you. We'll see you again, guys, on our next video. Bye! Thank you all for watching!